Magandang araw! Ako muli si Teacher Leah. At para sa ikalawang video ng module na ito, pag-uusapan natin ang mga paraan upang malinang ang kakayahan sa pagsulat ng mga bata. Bilang panimula, subukin ninyong maglista sa kapirasong papel ng mga gawain sa classroom na sa tingin ninyo ay nagpapaunlad sa kakayahan sa pagsulat ng bata. At mamaya, idagdag sa listahan ninyo ang mga mapag-uusapan natin sa video na ito. Para mahikayat ang mga bata na magsulat, siguraduhin may access sila sa mga papel at panulat sa classroom. Maaaring maglaan ng isang tray kung saan madaling makuha ng mga bata ang mga papel, lapis at pangkulay. O di kaya ay maglagay ng writing o drawing wall kung saan malaya nilang maibabahagi ang kanilang naiisip at nararamdaman. Ang pagguhit ay isa ring mabisang paraan para malinang ang kakayahan sa pagsulat ng mga bata. Maaaring ipagguhit ang kanilang sarili, pamilya o mga alagang hayop. Maaari ding ipagguhit ang kanilang sagot sa ating mga tanong tulad ng kung ano ang paborito nilang pagkain o saan namasyal ang kanilang pamilya. Maraming pagkakataon at iba't ibang bagay na maaaring ipagguhit sa mga bata. Para naman masanay ang mga batang ilapat sa papel ang kanilang mga naiisip at damdamin, mainam na paggawin sila ng drawing journal. Ito ay isang notebook o folder na may mga sulatang papel. Maaaring isulat ng mga bata sa pamamagitan ng pagguhit ng mga larawan at iba pang simbolo ang kanilang mga karanasan sa bawat araw tulad ng mga ginawa nila sa klase o sa bahay. Mahalaga sa paglinang ng kakayahan sa pagsulat ang pagkakaroon ng regular na pagkakataon para dito sa klase. Maaari itong gawin bago magsimula ang klase para malaman ang kanilang nararamdaman, pagkatapos magbasa ng kwento, para maibahagi ang paborito nilang pangyayari, o kaya naman ay sa pagtatapos ng araw para mailahad nila ang kanilang mga karanasan sa classroom. Malaking impluwensya sa mga bata ang nakikita nilang ginagawa ng mga nakatatanda sa paligid nila. Dahil dito, mahalagang imodelo natin sa mga bata na ang pagsusulat ay isang kapakipakinabang at makahulugang gawain. Maaari tayong gumawa ng listahan sa pisara kasama ang mga bata. Maaari ding gumawa ng liham o card para sa kanila kung may espesyal na okasyon. Maaari ding hikayatin ang mga bata na gumawa ng maikling kwento gamit ang mga larawan para malinang ang kakayahan nila sa pagsulat. Ang kwento ay maaaring tatlong larawan tungkol sa mga ginawa nila bago pumasok sa eskwela, o kaya mga pangyayari noong kanilang kaarawan, o pwede rin kung ano ang kanilang ginawa habang walang klase. Isa pang paraan para mahikayat ang mga bata magsulat ay ang pagkakaroon ng print-rich environment o pagpapaskil ng mga pangalan ng mga bagay sa classroom. Sa ganitong paraan, matututuhan ng mga bata ang mga simbolong ginagamit para makabuo ng salita at ang mga salitang ito ay makahulugan. Maaari din nilang gayahin ang mga simbolong ito kung sila ay nagsusulat. Mabisa ring paraan ang pagbibigay halaga sa mga gawa ng bata para mahikayat silang magsulat. Maaaring ipaskil ang kanilang mga guhit sa pisara, bigyan ng papuri ang kanilang mga gawa, o bigyan sila ng pagkakataon ipakita at ikwento ang kanilang gawa sa klase.